Nakakagin pala naman na balita mga netizens ang dapat nating tunghayan. Handa na ba kayong malaman at marinig? Sa muling paglitaw ng pangalan ni General Macanas, tila muling nabubuhay ang diwa ng katapangan at walang takot na paglilingkod. Ayon sa mga ulat, matagal nang nawala sa eksena si Macanas. Ngunit ang dahilan ng kanyang pagkawala ay malalim. Hindi lamang dahil sa panganib sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa banta sa kanyang pamilya. Si General Macanas ay kilala sa kanyang walang takot na pumumuno sa iba't ibang operasyon upang masugpo ang kriminalidad at katiwalian sa bansa. Kanya ngang isisiniwalat ang lahat. Dahil sa kanyang mga aksyon, hindi maiiwasan ang mga panganib na kaakibat ng pagiging nasa harapan ng laban. Minsan nang inulat na nagkaroon ng pagbabanta laban sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya, isang malupit na hakbang mula sa mga grupo o individual na labis na natamaan ng kanyang mga aksyon. Ngunit sa kabila ng mga banta na nanatiling matatag si General Macanas, ayon sa mga malalapit na kakilala niya, nagdesisyon siyang umalis pansamantala upang protektahan ang kanyang pamilya, isang desisyon na hindi madaling gawin para sa isang tulad niya. Matapos ang panahon ng pag-iingat at pagsusuri, nagbalik si General Macanas hindi para sa personal na interes, kundi para muling imagsilbi sa bayan. Sa kanyang pagbabalik, ipinakita niya na ang mga banta sa buhay at pamilya ay hindi magiging hadlang sa kanyang misyon na ipaglaban ang kapakanan ng nakakarami. Malalim ang suporta ng mamamayan kay General Macanas. Ikinatuwa ng marami ang kanyang muling pagsabak sa serbisyo sa YouTube. Dahil alam nilang isa siya sa mga pinuno na tunay na may malasakit sa kanilang kapakanan. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi bumitaw sa tungkulin ang general at pinatunayan niyang hindi mapapatahimik ng takot ang isang tunay na lingkod bayan. Okay, magandang araw mga kaibigan. Ito na po, tapos na po ang aking bakasyon, family vacation. At sa promise sa inyo, balik ulit ako sa aking vlogging journey. Hindi ko po iiwanan ito because I see this vlogging journey as a form of service, pagtulong sa mamamayang Pilipino. Yung income natin sa ating YouTube earnings, ginagamit natin pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na yung Talaampig tribe sa Pilipino. And then at the same time, information dissemination. So gusto kong magbigay ng information sa inyo, my insights, my opinion, kung ano ang nangyari sa ating bansa para ma-aware kayo. Okay. So ito, pag-usapan natin ang birthday celebrations. Viral topic ngayon, yung pag-birthday ng isang tao dyan na may private band, the concert ba yun? Gumastos ng millions of pesos. Oh, hindi ko, next, another topic yun. Ito, I celebrated my birthday sa pagbakasyon ko noong September 6. Kailan iba ang celebration ko ito? Sa pamilya ko, hindi kami kumain ng bongga, cake lang. Very simple dinner. But itong pag-birthday ko, ang pinakain ko mga tribo. Kailan hindi lang isang araw noong September 6. Sinimulan kong, tayo pala, partnership natin sa income ng ating YouTube. Nagsimula po tayo ng feeding program or libreng pabaon sa mga estudyante sa Talaampig Tribe. Around 60 children mula nung opening ng klase, I think July 22, up to now, Lunes hanggang Biyernes. Sigurado may baon, kanin at konting ulam ang mga bata. Ganon po ako nag-celebrate ng aking birthday. So, i-share ko sa inyo ito. Isang araw na nagluto sila at anong baon nila, then after that dagdagan ko pa. Oh, videohan ko yung paglagay ng mga pagkain nila sa kanilang lunchbox. So, yun yung mga rice. Ito naman yung ulam nila, hotdog at saka lumpia. Yun. Sige, butangi o ilang sutan? So mga nasa 50 plus pala yung mga sudyante. Thank you.
So may meron pa doon, ano yan, tempura. So, good morning. So nandito tayo sa Talaandig Tribe, Ten City. So tignan natin ito, may ginagawang feeding. Actually, tinutulungan natin yung mga kabataan na nag-aaral, maka meron silang lunch box, pagkain at saka maka agahan sila. So ito nagluluto. So ano yan? Hot dog? Yan, lumpia. Okay, mga baon ng mga kabataan. Okay. Doon yung iba, nag-iigil sila. Masaya ba kayo? Masaya? Na may tubig na. So, mamaya, videohan natin sila, maliligo sila. So, yun po. Maligaya ang mga parents and their children na hindi na sila mamroblema sa baon ng kanilang anak papunta sa eskwelahan. Kasi ako, naranasan ko po yung nag-aral na halos wala akong mabaon. Kumukulo ang tiyan. So, kung anong naranasan kong hirap at ngayon may magawa ako para makatulong sa mga naghirap, yun na yung hangarin ko sa buhay, na magbigay lang ng konting kaligayahan. So, ulitin pa, hindi lang, ito po ang aking birthday celebration, 65th birthday celebration. I hope we can sustain 1 year or more na every day, Lunes hanggang Biyernes, konting ulam, may kanin, maligaya na po ang mga bata. Kasi ganyan din ako noon. I hope makarelate kayo. Yung mga naghirap na hirap sa buhay noon, halos wala tayong baon papunta sa eskwelahan. So, by the way, yung nakita niyong ulam, may hotdog ata at may lumpia, something like that. Pina-stop ko na po yun. Ang ulam ng mga bata is more on vegetables kasi maraming mga vegetables doon. May sayote, may udlot ng sayote, may pako at iba pa. Bumibili lang po tayo ng konting isda, minsan itlog, minsan sardinas, igisa nila para maging healthy. So, hindi po tayo nagbibigay ng baon na processed food, yung hotdog at iba pa. Hindi. So, ulitin ko, partnership po natin ito. I hope ma-sustain natin ito ng matagal. I don't know kung how long, basta habang may mag-vlog pa ko at may income tayo, priority po sa ating income papunta dito sa libreng pabaon ng mga mag-aral. At mula nung nasimulan ito, nako, ang dami ng gustong mag-aral na bata. So bakit everyday na magpakain tayo? Ganun na po ang aking celebration of life ngayon, yung everyday na makatulong. Kasi may verse sa Bible, Lord, teach us to count the number of our days so that we may gain a heart of wisdom. So from this verse, ang pag-celebrate pala ng birthday, hindi yung once a year lang. Kasi teach us to count the number of our days. Kung matulog tayo ng gabi, para pa tayong namamatay. Pwede natin hindi na babangon, hindi na ano, yung may nabangot. So, every night is a time of death, and every morning wake up is
new birth, bagong buhay. Kasi ang buhay natin is hiram sa Diyos. Kaya may kanta na ganyan eh. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Anyway, later on na lang yung kantaan. So, ito po araw-araw, gusto kong magpasalamat sa Diyos sa pag-extend niya ng aking buhay. At habang buhay pa ko, everyday, gusto kong maghanap ng opportunity na makatulong. So, ito na po. Mayroon na tayong adopted tribal community na nangangailangan ng tulong. At salamat sa inyong tulong din. Kayo, kasama na kayo dito. Kayong mga nanonood sa aking video, lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads, kasama na kayo na nagpapakain sa mga bata na yan. At isang maliit na tribal community pa lang yan. Yung Talaandig tribe, scattered sa different towns sa bukit noon. Marami pang ganyang nag-ira. Anyway, mag-start lang tayo ng one community at a time. Then, as God permits, saka tayo mag-reach out ng more. So, samahan niyo ako sa vlogging journey ko. At let's pray na sana itong pagpa-birthday natin araw-araw, magpakain na araw-araw ay tuloy-tuloy as God provides. May nag-birthday dyan, isang araw lang, millions ang ginastos. I don't know kung kaninong pera yung ginastos, but anyway, another vlog ko na lang yun. So again, I'm back. Tuloy po ang serbisyo sa taumbayan. Tuloy po ang inyong lingkod. Salamat sa inyong suporta. Magandang araw mga kaibigan. So ito po, tapos na po ang aming family vacation. Kaya nakapagpahinga na ako. Kaya as promised, ituloy ko na ang aking vlogging journey. Pagbigay sa inyo ng mga kaalaman, analysis kung ano ang nangyayari sa ating bansa ngayon. So, ang pag-usapan natin yan ng isang malungkot na pangyayari na kung saan lumalabas na ano, nawalan na tayo ng teritoryo. Ang promise is we will not promise ng Pangulo. Paulit-ulit niyang sinasabi, we will not surrender not even an square inch of our territorial integrity. Nakakalungkot po ang pangyari dahil yung sabi na Sheol o Skoda Sheol after 5 months na binantayan natin dahil merong attempt ng Chinese Coast Guard ba o ano na i-develop nila into a military base kagaya ng ginawa nila sa ibang reef or shoal. Nako, sayang po yung 5 months na hirap, gastos ng ating gobyerno. Biglang umalis. Nawala man lang magandang paliwanag, wala man lang replacement ship. Okay? Ito, may post ang GMA News. May litrato ng isang Coast Guard personnel. Basahin ko na lang ha. Umiinom ng tubig mula aircon.
drinking water from the rain, and air conditioning, among what BRP Teresa Magbanua personnel endured while guarding his CODA shield. So, grabe, saludo ako sa dedikasyon, sa sakripisyo ng ating Coast Guard personnel. Hirin mo yan? Umiinom ka na ng tubig mula sa aircon. Kung may ulan, mas okay. Eh kung walang ulan, kaya doon napilitan. Ako, naka-experience ako niyan nung kabataan ko pa sa bundok, military operation. May mga panahon na wala kaming mainom. Wala kaming makain. But that's part of buhay ng isang uniform personnel. Kaya makarelate po ako itong hirap na pinagdaanan ng ating mga Coast Guard personnel. Saludo ako sa ating Philippine Coast Guard. Sayang ang inyong hirap. Meron akong nabasang comments dito, no? Si Mark G. Velasquez, sabi niya, "I have nothing but admiration for the dedication of this personnel. What they have achieved is truly commendable. However, this situation could have been avoided if the government set aside its ego and acknowledged that we can't do this alone. We need to strengthen our stance against the bullying from China by accepting offers from other allies to bolster our resistance against its aggression. The public is growing increasingly frustrated with seeing the country pushed to the wall and abused by China. We should employ every deterrent available, as China won't stop until there's nothing left for the Philippines. The Philippines is the only country experiencing this level of severe aggression because China already knows that all our government does is issue endless protest, making the country look pitiful to the world. Wake up." Okay, gusto kong magbigay ng comment. Yung commendable, sabi niya, yung Coast Guard personnel, I agree. Kaya lang itong sinabi niya na hindi sana mangyari ito kung ang ating gobyerno tumanggap ng tulong sa ating mga aliado. Okay. Mga few weeks ago, last month ba, in-interview yung commander ng Pacific Command ba yun? Nung sabi niya yung pagtulong, pag-escort sa mga Philippine vessels sa pag-resupply sa Escoda Shield, na parang lumalabas na gusto niyang tumulong, gustong US tumulong. Don't be deceived. Ang statement ng Admiral, nakalimutan kong pangalan niya, yung escorting Philippine vessels sa sa resupply, hindi yun klaro. Anong sabi niya? It's a reasonable option. Ako, I'm not anti-US. Kailang itong commitment, itong policy ng US administration ngayon, iba. My view is hindi talaga sila fully committed na tutulong sa atin. Kaya nga, yung sabi ng US Admiral is escorting Philippine vessels pag resupply sa Escoda Shoal is a reasonable option to make. Option pa lang yun. Kaya, bakit tayo nag-withdraw? Ay wala. To me, hindi klaro yung commitment ng US government na tulungan tayo doon. Kasi kung tutuhanin ng US yung promise nila na eskortan nila ng
US vessels, Navy man o Coast Guard US, takot ang US sa reaksyon ng China na mag-retaliate at magresulta sa shooting war. Kaya ito, nakita ko, naiipit tayo. Pinabayaan tayo itong aliado na kunuhay ironclad commitment. Yun ang tingin ko. So, anong problema? Ang problema hindi yung dedikasyon ng ating AFP or Coast Guard. Handang lumaban. May panawagan pa nga si Senator Tolentino sa mga reservists. Nanawagan na tumulong sa pagdepensa sa ating teritorya. And I believe maraming reservists dyan na gustong tumulong. Kaya ang problema, foreign policy. Sinabi ng nag-comment na tayo lang ang ginigipit ng ganito. Marami ring bansa na merong sigalot with China sa South China Sea na yan, sa Spratly Islands na yan. Eh bakit hindi nagkakaproblema ang Vietnam, ang Indonesia, iba pang bansa? Bakit tayo lang ang ginigipit? Isa lang ang rason. Tayo lang ang dumikit ng todo sa US. Dahil sa perceived na pakikialam ng US, dahil sa foreign policy ng ating Pangulo, na dumikit na siya, umasa na siya ng gusto sa US, yan ang ayaw ng China. Yung Vietnam, nung una, nagkaputukan na yan. Namatayan ng mga Vietnamese Navy, lumubog ng barko nila. Eh bakit ngayon? Tahimik na ang yung mga disputed islands between China and Vietnam. Wala nang problema. Inaalaw na ng China ang Vietnam na i-develop yung mga structures na inoccupy nila. Bakit? Eh ang Vietnam hindi puppet, hindi tuta ng US. Tayo, bakit tayo ginigipit? Kasi ang tingin ng China, dumikit na tayo ng todo sa US. Gusto lang ng China na, okay, huwag makialam ang US, tayo lang. So, again, foreign policy. Kanya-kanyang discard yan ng mga presidente. Nung si PRRD, ayun, usap lang, bilateral. Philippines and China lang mag-usap. Eh ngayon, ang foreign policy is US. Nandiyan, makialam. Kaya nagkaroon tayo ng 9 EDCA sites. Yan na, dinedevelop na ng US ang EDCA sites na yan. Bakit may EDCA sites? Tingin ng China is mga bases militar na gagamitin ng US in caso na magkagera with China. So ang China naman, nakikita ko, dinedevelop din na yung mga reef shoals na yan para tapatan ang US. So yun po, napakalungkot. We have lost yung post ni General De Leon na around 15 kilometers of territory or EEC. Nasaan na yung promise? Now, we will not surrender not even an square inch of territory. Ngayon, isang escudasyol na wala. Umalis tayo. Hindi na tayo makakabalik. Panahon ni Pinoy administration, ni administration, we have lost is Scarborough Shoal. This administration, we have lost escudasyol. Ano ba mangyayari pa sa atin? Yun na. So, wake up, sabi ng nagkong. Yes, wake up. So, I don't know kung paano ito ma-resolve ba. It's a challenge to this government.
Ang hiling lamang ng lahat ay ang ikabubuti ng ating bansa. At kung ang mga namumuno ay mga tiwali ay talagang hindi uunlad at uusad pa ang bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga balitang aming inihahain. At netizens, huwag kakalimutang mag-like at mag-share. At kung bago ka pa lamang ay mag-subscribe ka na upang maging updated sa mga susunod pang mga ulat. Ang inyo ding mga saloobin at mga reaksyon ay bukas lamang para sa atin ding pagnilay-nilayan. At sa susunod muli.